Number one means you're always on top. You're number one radio. Breath and relax. It's all going to be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Na Votas, para niya kay Valenzuela Mandaluyong Kalookan, patok sa Marikina, ang hilig na Tagig, ati na rin, ang Milenyas na Manila, number one sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Milenyas ng Baluarte. The Millennials, the Millennials Choice, yes, stop! This is iRadio, Los Angeles. Para sa sambayanang Pilipino.
kasalamatan pagkat siyang tumubo sa atin sa kasalanan. Tatlong hari ang tunay na naglakbay upang siya'y makita at mabigyang pugay. Ginto, mira, kamangyan ang alay, kaya't lahat tayo'y umawit ng sabay-sabay. Pasko na naman isang pagdiriwang araw ng kanyang kapanganakan. Sa maliit na sapsapan siya'y isinilang at inalaya. Pasko na naman isang pagdiriwang araw ng kanyang kapanganakan. Sa maliit na sapsapan siya'y isinilang at inalaya. Kaya't sabay-sabay tayo ay umawi. Dahil araw ng Pasko ay sasabi. Joyce, yan po ang Pasko na naman. And good morning sa inyong lahat dyan. At magandang gabi, Los Angeles. Ito po ang iRadio. Araw po ng Monday, Bali Tuesday sa inyo dyan, October 2. We have 83 days to Christmas. Merry Christmas! At ito po yung una nating broadcast ng October. Dahil October na tayo ngayon. Unang linggo. Bilis ng panahon talaga at hindi na mapipigilan. Palamig ng palamig ang simoy ng hangin dito po sa Los Angeles. Magbabago po ang oras natin ng November 5. So yan po ay actually expected natin na hindi na gagawing ano, no? Wala na yung, ano man tawag doon? Pacific Standard Time or yung Daylight ano, Saving Time? Hindi daylight to. Fall back. So, yung fall back, yung alas 10 sa kanila, magiging alas 11 na. Yeah, sa November 5 po yun, magbabago ang oras natin muli. So yung normal na nagbo-broadcast tayo ng 11 o'clock, tama ba? No, 10 o'clock daw. 10 o'clock, bali. Magiging 11. 11 o'clock na ng ano dyan, balik tayo. Pero ito na po fall ang last day, ano, last time na pala ito. Sigurado. Oo. Uli. Sa City Hall na ako nagtanong mismo kanina. Sabi ko, when are we going to itong
fallback na hindi nagagawin. So next year na pala. Kasi kaya nila tinuloy uli, gawa kasi ng yung mahal ng gasolina para magtipid yung tao sa paggamit ng kuryente. Kaya yun ang decision ng Senate sa ano sa dito sa Amerika. But anyway, no matter what, ano mang oras yan, ay tayo magkakasama-sama pa rin hanggang ilan? 12 o'clock. Oh, yan, lunchtime. Kasama na po natin ang Cross Culture. Correct? Kumating ka na? Okay. Good morning po sa inyong lahat. Welcome sa October edition ng iRadio. Ayan. So, ilang araw na lang. May countdown dyan sa Pilipinas, di ba? So, ilang araw na lang. How many days? 80-something? 83 days. Ayan. Lagi naman may countdown, di ba? So, 100 days to Christmas. Ano na lang. Let us, how do you say this? We should look forward dun sa magiging kasayahan na mangyayari sa paggunita sa kapanganakan ni Jesu Kristo. Yun na lang. Look forward natin. Let's forget yung mga bagay na nakakasira sa bawat isa. Yung kanta ni Rejoice look kanina. Look forward lagi. Look forward. Yun ang message ng kanta ni Rejoice kanina. Yung tampuhan, yung tabi na muna natin yan. Yes. Yung mga samaan ng loob. Mm-hmm. Pagkatapos ng bagong taon, oh, yun. Tsaka mo uli banatan. Joke lang po. Joke lang. Anyway, tuloy-tuloy na po tayo at tayo bumati na. At syempre, 84 all days. Right. Ha? Aha, edo na. 2 months na lang, Pasko na, sabi nila. Ayan. Mm-hmm. At syempre, maraming asahan yung mga surprises kung darating na Pasko. Again, in-invite namin kayo kung sinong sumali po sa ating Christmas caroling. Christmas caroling. Ayan. So, group of minimum of 5, maximum of 10. First prize, 3,000 pesos. Or more, or depende. More. Depende pa, may bonus yan pag yung ating mga sponsors ay medyo gumanda-ganda ang kanilang kita. Second prize, 2,000 pesos. Mm-hmm. And third prize is 1,000 pesos. At hindi lang po yan, meron pa tayo sa ating anniversary. May mga giveaways tayo dyan. Christmas basket, chocolate. Ano ba yan? Ewan ko, di ka alam. Marami. Marami. Hindi ko alam. Basta kayo dyan ang bahala. Basta maipagdiwang natin ang anniversary. Ika-apat anniversary ng iRadio. Tapos, una sa lahat, glory to God. Siya ang nagbigay sa atin ng iRadio. Yes. At ito po'y pasasalamat namin sa inyo. Yan, sabi ni Mami Closer, Sifag is joining iRadio LA. Ano yan, nako! Celebration on December 23. Ayan, Sifag! Nasipag. Ay, sana nandiyan dyan kami. Kaya lang. Oo, mag-confirm kayo kina Rejoice. Yan. Yeah, meron po tayong event na gagawin ng iRadio. Dyan po sa mag-confirm kayo sa kanila kung kayo'y pupunta or pupunta. Alin sa dalawa? Alin sa dalawa? Mamili po kayo. Ayan. Thank you so much. Marami pong mga giveaways. Meron tayong mga bigas. Ganon? Eh, hindi ko mga pa. Mga grocery. Ayaw ko silang bahala. Kami, ano lang po, nakikinig lang sa kanila. Anyway, bumati na tayo sa ating mga manonood ngayon. And hope that kayo samahan nyo kami hanggang 12 o'clock this afternoon. Imagine sa November, so aabutin sila na alauna. Kasi nga mag-fall back tayo eh. Oo. Ayan, so medyo pasok doon sa kanyang kain. Dito naman sa amin, medyo madadagdagan ng konting aming tulog. Yun lang. Pero parang pareho din. Ganon din eh. Pero ganon din. What I mean is, ewan ko ba makakatulog bakit, ka pa. Kung bakit ba babaguhin pa yung oras mo. Tayo lang naman eh. Sa ibang state, hindi. Oo. Sila nagbabago. O ganon? Oo. Sa si Rejoice, si Rachel, saka si Glyza. Galing oh. Oo. Galing. Okay. Walang practice yun. Umuulan pa yun. I know. Saya no. Indoor po tayo ngayon at air condition ba siya? Oh, sure. Naka-aircon. May elevator para wata eh. Hindi, maganda. Naka-elevator ba yan? Yes. Oh, ayan ha. May elevator. Parang di na kayo aakyat. Sabi ni Tina, sana bandang kubaw. Oh,
nga, wish ko lang eh. Malay nyo, pag nanalo tayo sa loto, gano'n, hindi, joke lang. Pag-pray ninyo. Doon tayo sa ano, sa isang hotel, gano'n. Joke lang po. Pag-pray ninyo, pagka tayo ay naka... Si Ate Tina daw, magaling din kumanta. Oo? Oh? Tina? Oo naman. Bilib na ako dyan kay Tina. Si Doc SP, medyo medyo chechempoan niya lang pagpunta dito kasi nasa kanya na po yung mother niya, inaalagaan niya. Dalawa inaalagaan tapos niya. Tapos si ano, ilalabas yung kapatid niya na naka-bedridden. So, medyo... Parang alanganin, ano? Mahirap sa kanya. Hindi niya matatakasan yung kapatid niya at yung nanay niya. Kasi... yung mother niya is, ano, 92 na ba? 92. Kasama niya lumalabas. Oo, yung nakikita niya sa video. Oh, pero yung kapatid niya, nasa ospital pa kasi. Mayroon siyang dementia ba? Or, ano? Ay, yung kapatid niya? Oo. Oo. Ewan ko, ano sa kanya? Parkinson nata o Alzheimer's? Hello, Maridette! Good morning! Maridette Gamos! Ayan, Maridette Gamos and Evangeline Kinaguran Mano. Evangeline. Si ano to eh? Sino ba itong si Evangeline? Kalimutan ko na kung sino ito si Evangeline. Yung mga banata, oh. Ang dami. Oh. Ligaya. Basta po nakatikip tayo ng tenga. Charot lang ate nila. 23. Good December morning. 23 po yung ating anniversary. Diba? Tama four ba? Years na. Yeah. 4 years. Yan. Gagawin natin masaya ang Christmas party natin dyan. Lahat game ha. Ay, station ID na. Alona Aganan. Ayan, magandang umaga sa iyo. Ayon si Evangeline, siya yung si Shara China. Ito po ang iRadio. Naglilingkod sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang 7 ng gabi. Kami po ay live na nagbe-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Thank you, Maridette, sa pag-share. Salamat. Ayan. Yes, right. Pakishare po natin ang iRadio sa inyong mga kaibigan dyan. Kaibigan. Kamag-anak. Anak. Ako na, marami akong na-sharean kanina. Mm-hmm. Para sila din naman ay makarinig ng mga gandang balita mula sa ating mga guest speakers. Ayan, dumating na si Rejoice pagsundo kay Matthew. Hello, Rejoice. Good morning. Matthew. Kakauwi lang niya. O, sana yung mga, yung mga mananalo sa, si, ano, sa tawag dito? Saan? O yung mga sasali sa Christmas caroling doon mismo sa araw na yon ng event doon natin na paglalaban-labanin silang lahat. Ipi-play natin yung mga ano nila rito kanta pero doon live. Live nilang ano kakantahin doon. Kompleto po doon, meron silang mga disco mobile. Ano ba ba? May mga ilaw-ilaw din sila. Ewan ko, parang sila nag-uusap. Yung okay. Yung mga committee. Thank you, Ligaya, for sharing. Thank you so much. Ay, thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. Supportan din po natin pala yung iRadio India. Yes. Yan. Eh, yan po eh, kasama po natin si Pastor Abhishek. And soon to be iRadio Manila. At ilo-launch po natin yan. Hopefully, next year na po yan. Magkakaroon na tayo ng iRadio Manila. And hopefully, pag-pray po natin, dumami pa rin, dumami po ang iRadio. Supportan po natin. Ilan na ba ang subscribers ng iRadio? Dito, hindi ko alam. Kumusta natin yung monetary natin? Kukunin ko nga yung monetary sa Vicente. Dapat i-ano mo, alam mo, pwede nating, ito yung mga ginagamit natin sa kalimutin. Pwede nating ibabawas dun sa pag mag-claim tayo na, sa tax. Mm-hmm.
Ayan. Okay. Ano yung kakantayin na? I thank you, Klang Klang. Si Klang Klang Ramakula. Nakaka-Daisy, Daisy Shetty. Thank you, sister. Ayan. Ayan. Ito po ang kulay nito ay copper. Copper dark brown. I don't know. Hindi ko alam. Basta pinili ko lang eh. Copper. Copper dark brown. Pero, yeah. Kasi, fall na. Ang kulay ng fall dito is yung medyo, brown, ano ba? Yung medyo brown, mga ganon. Ganon. Ganon na mga ano. Color dito. Yung mga parang patay na kulay. Ang tawag doon, hindi siya masayang kulay. Yun. Unlike pag summer, di ba, masasaya ang kulay. Dito, yung pagdating ng ano, yung mga, kunyari, old rose. Ito, ganitong kulay. Tapos, burnt orange. Yan ang mga kulay. Hi, thank you, thank you. Salamat po. Anong kanta yan? Ay, akala ko ano. Sa huli yan. Ayan. Siyempre, ngayon ay pag nandito ang cross culture, actually kinanta ko ito nung birthday niya. Favorite niya po kasi ito. Alam niyo naman kung ano yung kakatingin ko. Ano, gondo, how to be you po. Ay, how to be miss. Ganun. Wala lang. At saka siyempre, si Caselso dating sa araw na yan. Ang balita ko si Caselso ay magdadala ng mga seafood. Ooh. Ayan. Galing sa kanyang... gusto ano niya ma-meet kayo lahat. Oo. Oh. Ayan. Ayan, sila Rejoice. Sila Eka. Sila Lala. Lahat. Dito. Patay. Patay ang Caselso niya sigurado. Ang Aguinaldo. Andiyan si Caselso, di ba? Ayun oh, nanonood siya ngayon. No? Caselso! Caselso, magandang po! Gabi po. Po! Nako. Caselso, parang hindi 80 plus na si Caselso. Hindi tumatanda. 80 plus na ba si Caselso? Oh, ewan. Ang ganda ng kutis niya eh. Yung parang dito, basta ang ganda ng kutis alam niya. Alam mo, sikreto daw niya. Ano eh, parang nangingintab yung kanya. Bawal sa kanya ang malungkutin. Oo. Parang nangingintab. Bungis-mis na bungis-mis yun. Caselso. Okay. At sa araw po ng anniversary, iahayag po ni Caselso ang kanyang natatagong sikreto sa buhay. Ibubunyag na po niya yung kanyang love affair. Yung kanyang... Uy, grabe ka, may asawa siya. O kaya nga, yung love affair niya. Sa kanyang misis, wala naman ako sinabi. Ayan, Elaine Gonzalez. Magandang umaga din po. Ayan, si Elaine Gonzalez, ang asawa niya is si Pastor Kiko. Tama po ba ako? Kiko Pangilinan? Correct me if I'm wrong. Basta na natatanda ko lang sinabi ni mami. Ay, nawala ako. Ano ba yan? Okay, play ka na? Okay. Hi, Pachi. Sabi ni Rejoice. Hi, Pachi. Ay, si ano yan, si Matmat, Pachi, sabi. Si Pachi. Yung bayan. Tama ako, yan. Salamat po. Upang kayo ay handong awitan. Kinakanta namin yan nung araw sa mga aming mga caroling. Hello, Miles Del Sar. Si 24/7 yan. Yan. Andito siya ngayon sa Amerika dahil meron siyang business. Anong business mo, Myla? Gawin mo na. Ayan. Favorite ni Sister. Sister Oyi. Ayan. And also, I can tell, favorite ko na rin. Ayan. Ito yung kanyang paboritong paborito po. Binabago ko lang yung ibang lyrics kasi napakaganda. Hindi siya yung mga pangkaroyoke sa ano na may nag-aaway-aaway. Hindi. When times get rough and your dreams
just fall apart. And sometimes you feel that you can't go on. Be strong, hold on, for my love will keep you warm through the coldest night, through the rain, through the storm. When friends turn their backs on you and you're so helpless, you don't know what to do, Jesus be on your side to comfort you. For His love will see you through. When tears are in your eyes and you feel like you wanna cry, just reach out. Jesus will be around to understand. When you stumble and fall and you need a shoulder to lean on, all you have to do is call. Jesus will be there with a helping hand. When the road seems so long and endless, and all you see is nothing but darkness, don't give up, just walk on. Have faith in your heart, for His love will see you through. His love will see you through. When you reach for your star, when you cross the deepest sea, when you climb the highest hill, His love will always be with you in everything you do, in every step you make, in every road you take. Don't be afraid to follow your dreams, for His Scooter, good morning and good evening, sister. And hello kay Pastora Mary Jane Saboy Omli. Magandang umaga po dyan sa inyo. Okay, ang favorito ng Fabulous. Ayan, gusto niyo pa ba ng Christmas song? Okay. Si Pastora. Ayan, napakaganda ng pangalan ni Pastora. Mary Jane Saboy. Ayan. Medyo, ano ba to? Kakantayin natin. Ayan. Have all been sent, the Christmas rushes through. Panlalaki. Ayan, no? Male version. A special one for you. Okay, ang taas po si T, male version niya. Medyo hindi natin makakanta yan. Okay, di ba? Pasko na, kaya sige, magkantahan na tayo para ma-feel natin yung joy sa puso natin. Ayan, sabi nga, wag nating hayaan ang enemy ay siyang manahan sa ating dibdib. At lagi tayong magpasalamat sa Panginoon sa araw-araw na buhay natin. Ah, diba? Ito yung kanta. I love you, Lord.
For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived for the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. In my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Ay tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay napubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan. Hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay. Aawitin natin ang kabutihan ng Diyos every day. Every day is a blessing, sabi nga, di ba? Kaya halalang, dire-diretso lang ang pasasalamat sa Panginoon kahit anong pagsubok. No matter what it is, trials lang yun. I-consider natin yung joy. Ayan. Ngayon naman. Marami daw nagaganda sa buhok mo. Ay, salamat po. Salamat. Para ka daw si Ate B. Ha?
Si Ate V, grabe. Gusto niyo ba ng something magsusumba naman kayo? Alam niyo naman tong aking DJ dito, kung ano-anong pinapasok niya, kaya zumba naman tayo ngayon. Mga secular songs tayo ngayon. O diba, eto na siya. Aha, yan na, diba? Zumba-zumba tayo dyan. When I feel so sad and lonely, when my life seems pale and blue, how I wish you're here beside me, here to stay my whole life through. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true. Come, my darling, and embrace me. This is what you're gonna do. A kiss, kiss me in the morning. A kiss me in the night. A kiss me in the daytime. A kiss me all the time. Hold me, hold me, hold me, darling. Hold me really tight. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. A kiss me in the morning. A kiss me in the night. A kiss me in the daytime. A kiss me all the time. Hold me, hold me, hold me, darling. Hold me really tight. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your mind. Sayaw naman kayo dyan. Pantanggal na mga stress. When I feel so sad and lonely, when my life seems pale and blue, how I wish you're here beside me, here to stay my whole life through. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true. Come, my darling, and embrace me. This is what the old gonna do. A kiss me in the morning. A kiss me in the night. A kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, hold me, hold me, darling. Hold me really tight. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. A kiss me. A kiss me in the night. A kiss me in the daytime. A kiss me all the time. Hold me, hold me, darling. Hold me really tight. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. Kiss me. Ayan. Sayaw-sayaw naman kayo dyan. Ayan. Wala lang. Pinasaya lang natin ang ating kapaligiran. Ayan. Pinibisayang na po, ay. TV. Ay, meron ulit. Okay. Alright. Alright. Asan naman yung aking mga... Ay, naku. Wala pa? 8 minutes na lang pala. Oo nga eh. Pwede pa. Eh, sanang papagames ako eh. Ah, ganun? Bus na oras. Oo. Eh may ano naman sila. Ay, hindi pala sila. Si ano pala mamaya. Hindi naman sila. Oo. Ay, meron pa tayong ano, hindi na ibigay last ano. Naibigay na ba? Oh. Tag to 200. Hindi pa. Hindi pa. Dalawa yon. Si Pastora. Ah. Oo. Sige mamaya. Ah, sige. Ayan. Antayin-tayin nyo lang po. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli ang pag-ibig. Huwag kayong aalis. Maaga natin tatawagan. Nagbibihis pa si Sister Oye. Nagbibihis pa daw. Si Brother Toots sumasayaw pa. Napanood ba nila yung sayaw ni Brother Toots? Ay,
yun. Pinost ko yun, di ba? Oo. Ayun, talaga, Pasko, nilista pa Pasko, talaga. Ay, meron pa daw, oh, si ano pala. Elaine, 600. Eileen, 200. Parang Elaine, Eileen, binaligtag mo lang yung pangalan, ano. Friday, meron din. Nung Friday, at saka nung yung prior to that. Ayun, ako. Oo, meron din. Teka, titignan ko dito. That was Thursday, I guess. Meron dito, may listahan ako niyan. Ayan, kasi wala ako noon. Si Pastora Adora at saka si Mami Irene, tagto 200 sila. Oo nga. Oo, mamaya, nakalimutan. Yes, kalimutan lang. Yun, ay, Pasko, tayo. Hindi pa sila pumasok? Wala pa yung cross-culture, nagbibihis pa. Ah, nagbibihis pa siguro. Sister Oye, kasalukuyang ano pa lang. Nasa dressing room pa lang. Oo, oh, syempre. Si Brother Toots na yun, nakakapi na doon sa kanyang pilot seat. Yan, hindi naman maikli-maikling buko. Dati maikli ang buko lagi. Nung ako yung bata-bata, palagi maikli. Eh, hindi na ako ano eh. Gusto ko yung medyo naaayusan ko na ng konti. Hello, Neshiel Nakamura. Oh, taga saan si Neshiel? Nakamura saan? Neshiel Nakamura. Mm-hmm. Oo. I think, taga Japan ba si Neshiel? O dito, o sa Pilipinas. Ayan, thank you. Nakamura. Dati na nagpupunta yan eh, si Michelle. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Genki desu ka? Genki desu ka? Genki desu yo? Paborito din pala ni Myla yung ano. Yung... ano, yung My Love Will See You Through. Huh? Man. Alam, kinakanta rin ni Myla yan. Mahusay. Mas magaling yung version ni Myla kaysa sa'yo. Minsan, imbitahin po natin si... Hindi, yung ano, kayang-kaya niya isang lahi. Ayun. Oo, kayang-kaya niya yon. Ubus lahat ang lahi. Kayang-kaya ni Myla isang lahi. Basta kasabay daw ako. Ganon? Di ba, May? Usay kumanta niyan. Oh, grabe ka naman. Hindi, mausay talaga kumanta. Ayan, si Myla. Para makita niyo, siya yung sit sa may-ari ng 24/7. Andito siya ngayon sa Amerika. Nagre-relax. Oo. Iniwanan niya yung kanyang si Papa. Si Papa. Ilan ba na ba dito si Myla? Malapit na siya maging immigrant uli. Konti na lang at magiging ano na siya ngayon. Ano oras na ba? 4 minuto na lang. Ay, ganon. Oh. Sana kumanta pa tayo kanina. Galaw-galaw para di pumanaw. Ay, grabe. Sabi natin, Berna. Galaw-galaw para di pumanaw. Yung game natin ngayon, ha, pag magtatawag tayo ng ating mga contestant, kailangan merong saying. Ay? May mga ganun. Parang tabar cards ang dating. Uh-uh. Ba't meron ba tayong palaro? Oh, hindi. Wala lang time. Ayun. Bukas. So, gagawin natin. Parang, ako po si Tina Tabernilla, taga Lukban, Quezon. Taga-Quezon. Naniniwalang sa kasabihang... ano? Bahala ka. Pagka masipag. Ayun. Hindi, ang batang masipag, paglaki, pagod. Pagod. Grabe kayo. Mga ganun. Yeah. I thank you. Mga ganun ang dating. May tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Pag tayo magbagong buhay nang lumikaya ang ating bayan. Hello, Celino Hamurabo. Okay nga, Ale. Susunod na po ang Cross Culture. Yes. You ay magsiyawit. Nag-ano ba kayo? Nag-review. Yan yung last week nila. Magpapalaro ba sila? May Q&A sila? I have no idea. Ah, okay. We'll see. We'll see. Nang magbahala at good morning, Celino Hamurabo. Magandang umaga po. Good morning, Celino. Naku, ganyan ang gusto ko, yung nagigitara. Oo, marunong ako maggitara, pero wala na akong practice. Yung gitara ko dyan, lumulutong na yata eh. Ay, alay sa'yo.
kasama ka. Tumanda. Duet daw kami ni Myla. Wedding song na pala to ngayon. Aba. I wanna make you smile whenever you're sad. Carry you around when your arthritis is bad. All I wanna do is grow old with you. In English, yeah. I'll get your medicine when your tummy aches. Build you a fire if the furnace breaks. It could be so nice growing old with you. And I'll miss you. Ikaw naman. Hindi ko alam yan. I'll kiss you. Nagigitaro mo lang ako. Need you. Feel you. Hindi ko alam part na. I'll let you hold the remote control. Patatawanin kita pag hindi ka masaya. Bubuhatin mo ko pag may rayuma ka na. Okay, sarap isipin kasama kang tumanda. Tumanda. Ibibili ng balot pag mahina ang tuhod. Ikukuha ng gamot pag sumakit ang likod. Okay, sarap isipin kasama kang tumanda. Request ni oh, mahigit kumulang di mabilang. 30 araw sa isang buwan. Umabot man tayo sa 3,001. Paglalaba pa kita pagkatapos mamblansya. Kahit abut-abutin man ako ng pasma. Okay, sarap isipin kasama kang tumanda. Loves na loves pa rin kita kahit bungi-bungi ka na. Para sa akin, ikaw pa rin ang pinagpagwapo. Okay, sarap isipin kasama kang tumanda. Sasamahan kahit kailanman. Mahigit kumulang di mabilang. 30 araw sa isang buwan. Umabot man tayo sa 3,001. So let me do the dishes in our kitchen sink. Watch you to bed when you have too much to drink. Oh, I could be the girl who grows old with you. Nangangako sa'yo, simula sa araw na to, iaalay sa'yo buong puso ko. Sumang-ayon ka lamang kasama kang tumanda. Brother Sammy Santos and Joyce Mendoza. Mendoza. Joyce Mendoza. Nalagyan mo ng accent. Joyce Mendoza. Walang kailangan mo ng accent eh. Kasi pag walang accent, parang boring. Joyce Mendoza. At syempre, nakikita ko rin nanonood si Eka Andes Velasco. Oh, yeah. Magandang umaga sa inyo. Ay, ang ganda nila. Papasukin mo na. Papasok na. Ito na ang cross culture, si Pablos. Ayan na, wow. Summer na summer, nasa Hawaii na naman yata kayo, ha? Hindi, sa backyard lang. Ha? Naliwanag pa dyan, dito madilim na sa amin. Brother, tapos nakita mo ba yung sayo mo nung ano, yung birthday ni... Oo. Medyo. Medyo. Ay? Nakita ko na ano, kinuha mo yung camera, parakunan kaming dalawa eh. Oo, oh, ang ganda. Tama naman sa ending.
Ganun pa ka si... Sabi, nagmumurang kamatis. Ah. Si Brother Toots pala, parang... Sumasayaw yan. Dapat dancer. Nga tsa-tsa eh. Oh. Naantay ko yung tsa-tsang sayaw eh. Diba, extra nga ako kay Travolta sa Greece eh. Hindi naman nakikita doon. Yung siya sa likod. Saturday Night Fever, tingnan yung panoorin niyo. Ay, ganon. siya yung fever. Anyway. Pa yung pinagsusuntok nila sa kotse. Ikaw pala yung fever. So, matagal tayong hindi nagkita. Oo nga, miss na miss ko na kayo. Parang 24 hours. Two days, kaya, diba? You know. Miss na namin kayo uli. Hindi ko inabutan yung ano mo, fried rice mo. Ayaw na naman. So, haya mo. Hindi maka-move on? Hindi kasi nakukwento ko ni Brother Tits. Ah, sa Sabado, di ba? Pinag-uusapan namin spices. Anong date ba yung sa Linggo? Oo. Ano ba yung date sa Linggo? Nung Linggo, naubusan sila. Oo nga. Hindi tong Linggo, October ano na ba yun? October 8 na ba yun? October 1. No, October 6. Ah, 6. 8? Naku. Sa Linggo, yeah. Mukhang alam ko yun. Yeah, di ba? October 8, very special day. Oh, di ba? Siguro walang balak si Ramon mag-absent. Hindi kumikibo eh. Ano ba yun? Balak ka. Parang di, ako lang atin di nakakaalam. Parang inosente ata ako sa mangyayari. Ganon? Buti pa si Jeremiah siya nagpaalala. Memorable dates yun. Ikaw talaga. Jeremiah, what's special ano ba yun? Kailan ba yun? Batay muna natin si Baby Coco, si Jason. 10 months old niya daw ngayon. Ayan, Baby Coco. Baby Coco. Ayan, gorgeous. Ito sa'yo, oh. Remember? Wow. Ay, ayan ba? Oh, di ba? Let me stand para makita mo. Ibig sabihin, lumaki ako. Wow. Ikot. Ayaw ikot. Oh, ba? Oh, yeah. Yung blazer, buksan konting gano'n. Yan. Yan ang mga modelo. Direkta sa ano yun? Pwede na sa Japan. Sa... Ganda. And the top, the white. Oh, I love it. Yan ang gorgeous collection. Very nice. From gorgeous collection. Yan ang mga outfit niya, no? Ni Miss Gorgeous. Kailangan pupunuin ko yun ng mga... Ayan, sinasabi ko na nga ba, yan pa model mo ganyan eh. Bakit? Marami nagpo-protesta rito, labasan na naman yung mga protestante rito. Oh. Bakit daw sila wala? Oh. Ay, ganun ba? Yan yun. Pang-office lang to. Si Rejoice, nagre-reklamo. Kay Tina, wala. Kay Rachel Bonete, wala. Kay... sino pa ba itong isa? Oh. Happy birthday daw. Belated, sabi ni Brother Sammy Santos. Thank you. Panglimang greeting na yata. Kung wala kayong lahat doon sa simple Thanksgiving celebration ko. Oo nga eh. Yung mga bumati sa akin. Masaya ako. And thank you for your prayers. Amen. And of course, your thoughtfulness. Remembering your Ati Oyi, Ma'am Oyi, Sister Oyi, whatever it is you call me. Ayan, sumagot na si Jeremiah, October 8. What is the October special? Ano ba yun? Ayan, sabi ni Rachel, wow, happy anniversary, Mamshi and Papshi. What? Yay! Oh, my gulay. Batiin ko muna yung pamangkin ko from Fallon, Nevada, Edita, or Fresio. Hello, pumpkin. Ayan. Nevada. Nevada, ha? Anniversary pala yun? Oo, ninyo. Ilang taon na? Kailan tayo kinasal? Ilang taon na si Sister Karim? Kailan tayo kinasal? City is. Ay, di sinabi niyo, October 8. Oh, di yun. October 8 what? Year? 1949? Ano ba? 1949. Kailan nga? Ano ng gera yun. Kulaan mo ko ilan. Kasi kasabayan nito yung Fatima nung araw eh. Sira ulo. Alam ni Jeremiah, 2000. 2000? Oo, 2000. Bakit? Tandaan. Nag-aalinlangan ka pa? Naku. Maganda yan. Maganda yan. Naku. Oh, sabi ni Tina, 26 years or 28 years? Grabe naman, Tina. Nasobra naman yung calculator mo, palitan mo na ng battery. But the Lord is so good, no? You survived, Sister Karina. Yeah, I survived talaga. Kakantahin ko yun. I survived. Pating kanta mo yun. Sa Friday, kakantahin ko yun. I will survive. I will survive. Kabulit pa ako. Tapos siya kakantahin naman niya, please release me.
Ayun talaga. Kala ko nga yun ang pipiliin niyang pangsayaw nung ano birthday niya, I will survive. Kasi pag anniversary lang yun. Ah, mapag. Pag birthday iba, masaya. Okay. Oh, yeah. Oh, diba? Wait, sabi anyway, hindi masaya anniversary. Yan. Ah. Yan. Kasi yun talaga, mga ano yun, eh, doon mapuprove kung paano ka nagsusurvive. Yeah. Okay. Diba? Speaking of survive, ako mas matinding survive. Yan. Mm-hmm. Survival. Oh. So, years of slavery ba, bro? Oh, hindi na, okay, hindi na slave. Slave. Walang sinabi yung mga panahon ng mga ni Moses. Mm. Yeah. Yung mga magsusumpa kang ano, I will love you, I will serve you. Tapos after so many years, naku, slavery pala yung serve you. Love you pala sana. Diba? Kailangan you die for us. Ngayon, salumbala pa. Pagrabi ng pagrabi. Labas ko pala. Parang Kevin Costner pala labas ko. They die for us. Magkakasakit sila. Yeah. They die for us. Tama. Uy, may mga tao pala anyway, nanonood. Anyway, batiin nyo na yung ating manonood. Madami sila. Gandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay Cross Culture Community West Covina. Si Brother Toot. Sister. Oy. Lambing nila, oh. Tayo rin. Tayo rin. Ano? Yan ang mga pauso. Lambing nila. Sana maraming salamat po sa inyong panalangin, sa inyong pagtataguyo dito sa ating iRadio LA. At maraming salamat din po sa pagdadasal, sa pagsuporta dito sa ating ministry. Uh-huh. We work hand in hand. Amen. Partnership Amen. In the Lord. Partnership in the Lord. Malapit okay. na tayo mag 4 years. Kaya, ano, yeah, nga, praise the Lord. Anniversary. Oo. Lahat ng mga speaker at mga pastor dito sa iRadio ay ipapaskil natin lahat wow. sila. Kasi bilang pasasalamat natin sa lahat. 18,000 na kaya yung ating subscriber. Wow. YouTube. Eh. Nakita ko yata, oh, mga 18 nga. Oh. Eh, sana hanggang Bahamas naka-advertise tayo. Eh. Hanggang kahit saan eh. Marami tayo mga viewers na naka-hide. Sa, ano, especially sa India. India. Mas apat na taon na, wala pa rin calling card, bro. Darating. Ang calling card na may Facebook address at saka YouTube address. Nga, no? Oh, okay. Tama. Ah. Papagawa ikaw, ko kaya, no? Ikaw nga, wala nga rin tayo sa cross-culture. Mahirap isulat yung mga yun. O sige. Okay. Mag-upisa na tayo. Okay. Ano title ng ating ano ngayon? Topic. Okay. Ang topic natin ngayon, holiness and spiritual warfare. Yan. Yan. Nakikita natin ngayon kung bakit importante yung holiness. Kaya lang, siyempre, may konting review tayo ng nakaraan para yung mga medyo, you know, mga bagong mga viewers, alam nila kung saan tayo nanggagaling. But before we do that, let's give this time to the Lord. Amen. Heavenly Father, we thank you again, Lord, sa panahon na ito. This time is sacred to us because, Lord, at this time we covet your presence with us. Yes, Lord. And Heavenly Father, alam ninyo yung mga nangyayari sa buhay ng isa't isa sa amin. Pero Lord, in spite of those, Lord, speak to us. May we hear your voice tonight as your spirit leads us into all truth. Especially, Lord, sa mga subject na ganito, these are not easy ones. And lalo nang mas mahirap madalas i-explain ang mga ganitong bagay. So Lord, be our mouthpiece today. Speak through us. Yes. In Jesus' name. Amen. Amen. All right. By the way, Sister Gorgeous, yes. Thank you sa song, ha? Oo nga pala. Yeah. Masyado akong na-enlighten. Yeah. Seven pa lang. Sa song. Nanonood na kami. Oh. Seven pa lang ando na kami. Nakikita namin yung inyong pag-aalitan. Ay, hindi pala. Yung awitan. Itay mo yung ano closing yan mamaya. Meron pa. Mga banataw pala, Cagayan, ha? Oo. Yeah, mga taga-Cagayan. Cagayan Valley, no? Oo. Mm-hmm. Marami sila. Marami sila. Itawis ba salita nila doon? Itawis. May Ibanag, may Ilocano. Ilocano. Parang nagkakatunog-tunog lang. Nanay ko kasi alam niya pareho eh. Wow. Ano pala niya? Ano siya? Taga Gonzaga. Oh. Ang Itawis kasi parang iba yung Gonzaga. Tono ng ano nila. Parang si Tony Gonzaga at si... Ano pangalan ng isa? Hmm? Si Tony at saka si... Tony Gonzalez at saka yung... Ano Gonzaga. Kasi? Ah, si Alex Gonzaga. Alex. Oh. Ay, mga Tagalog yung mga yon. Bulacan ba yun mga yon? Hindi, mga Rizal. Ah, Rizal. Mm-hmm. Oh. Tagalog. O, sige.
Umpisa na natin. Okay. Handa ba ako? Okay. Share ko muna yung screen ko. Ayan pala. Yung ating mga viewers ngayon, mag-take notes na kayo. Aha. Okay. Announce ko mamaya kung anong klaseng mga games ang meron tayo. Okay. So, ngayon, lesson muna. Gusto ko lang i-summarize yung nakaraan, no? Kasi itong parati natin maririnig ito, lalo na sa mga Wesleyans, holiness. Sabi nila, we are a holiness church. Kaya lang minsan nakakalito yun. Kasi ang Tagalog doon, ano yung banal, kabanalan. Pero even those things, para bang nadidistort ng ating concept na nakukuha natin sa ibang mga lugar na hindi sa Biblia. So, pag saliksikin mo talaga, if you research the Bible and figure out kung ano ang goal ng Lord sa atin, makikita natin ang holiness lang pala is Christ-likeness. Kasi yun ang topic natin last week, di ba? Holiness is simply the fullness of Christ. You know, you attain the fullness of Christ. You attain full manhood, which is the fullness of Christ. And kailangan, wag tayong masira, wag tayong malito pag narinig natin yung holiness. Pag holiness ang goal natin, ibig sabihin we simply want to be Christ-like. We want to be like Christ. We want to think, speak, live like Christ. Okay, so masyadong importante ang Christ-likeness, ang holiness, pagdating natin sa araw-araw natin spiritual warfare. Kaya napili ko itong topic ito because madalas man nasasabi ni Brother Ramon pagkatapos natin pag-usapan ito, napakahirap naman yan. Paano yan? So sabi ko, alam mo, bago lang din ako rito. Alam ko yung prinsipyo, pero may kulang ako sa experience. So ang ginawa natin, ang ginawa ko ngayon is sinaliksik ko yung mga church fathers na nakaranas talaga ng ganito. And I discovered somebody, a saint called Saint Simeon, the New Theologian. And nagulat ako, ano yung sabihin New Theologian? Yung pala sa history ng church, bago dumating si Saint Simeon, dalawa lang pala ang theologian sa church. At yung si Saint John, the apostle, yung gumawa ng Gospel of John. At saka, nalimutan ko na kung sino isa. Pero dalawa lang ay in-honor ng church historically. Pero nung dumating si Saint Simeon, dahil sa kanyang buhay at saka sa kanyang mga kasulatan, ginawa siya, tinag siya as one of the three church theologians. Ano yung sabihin ng theologian ngayon? I think na-explain ko na ito noon. Ang kakaibahan sa definition ng theologian noon at ngayon, ang pag sinabi mong theologian ka nung araw, that means you have this experience of inner prayer with God, with communication with God, and you are teaching based on your personal experience and encounter with God. Okay? Paano nag-iba yung definition? Ngayon, ang theologian, yung nag-aral sa eskwela, right? So marami siyang pinag-aralan, pero hindi niya talaga na-experience yun. Yun ang kakaibahan sa definition ngayon ng theologian. So pag nakita natin itong Saint Simeon, the New Theologian, that's because he is writing and he is speaking from his own personal experience. Sa kanya ko nakita ang isang medyo magandang discuss ng subject ng holiness. So, bago tayo pumunta ron, Kuminsan hindi ko na alam kung ano fina-flash ko. I-review natin yung nakaraan kasi very important ito sa i-discuss natin ngayon. Maiksi lang naman ito. Ito yung path to holiness natin. Remember yung 3 Ds? I-review lang natin yon. Okay? The first D is deny. Deny yourself. And then, that is in order to follow Christ. Dito, sa point na to, once you deny yourself, that means itatrato mo yung sarili mo na parang ibang tao. Right? Kasi kuminsan, mas mahal mo sarili mo kaysa ibang tao. Ngayon gagawin mo yung sarili mo, ibang tao, so hindi mo na mahal masyado sarili mo, right? Kasi ibang tao na siya. And then, kailangan yun. Sabi ni Christ, if you want to follow me, you have to renounce yourself first. Mm-hmm. And then take up your cross and follow me. Ito yung mga verses. Matthew, Mark, and Luke. Right? So, 3 beses niya sinabi yan. Ngayon,
lumalabas dito, lalo na sa lesson natin sa Exodus, kahit pag nag-decide ka mag-deny yourself, hindi ka pa Kristiyano. Ang equivalent nito is, nung nasa Egypto yung mga Israelito at slaves sila ng Egyptians, right? Sabi ni Moses, ito na ang night ng deliverance natin. Ito na yung Passover, right? So, pagka-deliver sa kanila, ano ang kailangan nilang gawin? Kailangan nilang iwanan ngayon yung bahay nila ng maraming taon. Yeah, mag-baal sa balutan sila kasi aalis sila, punta ng Promised Land. Iiwan lahat. So kailangan i-deny mo lahat ng bagay sa mundo na naka-attach sa iyo. Okay? And then to follow Christ. To follow Christ pa lang 'yun. Pero ang salvation, diniscuss natin last week, that second D, which is dying to sin. Hmm. And this happens at baptism, right? Bakit? Kasi sabi ni Christ, ang magandang verse dyan is John 3, verse 3 and 5. John 3 says, unless you are born again, you cannot enter the kingdom of God. Tapos tatalong ka sa verse 5, unless you are born of water and the Spirit, you cannot enter the kingdom of God. So, ibig sabihin, I'm born again means you are born of water and the Spirit. So, ngayon, hindi ka born again kung hindi ka pa na-baptize at hindi ka na, ulanan ng Holy Spirit, right? Yung pagdapo ng Holy Spirit sa iyo during baptism, magkasabay 'yon. Bakit ko sinasabi 'yon? Kasi 'yun ang nangyari kay Christ. Si Christ ang modelo natin. Hindi ba nung bimaptize siya ni John the Baptizer, nagbukas ang langit and the Holy Spirit descended to him like a dove. Pagkatapos ng lubog niya 'yon, hindi before. Right? So ganun din siya ang modelo natin. Kaya pag nag-baptize tayo by faith, naniniwala tayo na at that point in time, nahugasan lahat ng ating nakaraan na kasalanan. By faith, nangyayari yun. Hindi mapuprove ng science yun. Hindi mapuprove ng logic. Baliwala ang logic, science. Baliwala ang sight. Faith lang ang nagsasabi na yun ang nangyayari. Ngayon, kung wala kang faith, hindi mo ma-experience yung kalinisan na ginawa ng baptism sa'yo. Pero at the point, dahil malinis ka na, dadapo na ngayon ang Holy Spirit sa'yo kasi malinis ka na eh. Na-discuss natin yun, di ba, sa atonement. Pag nagkasala ka, dudumi ka uli, aalis yung Holy Spirit, kaya gagawa ka ng process of repentance and atonement. Okay. So, after that, hindi pa tapos ang biyahe natin kasi nung lumubog ang Israel sa Red Sea, hindi naman sila kagad nakapunta sa Promised Land. Anong pinuntahan nila? Desierto. Yeah. So, yung desierto, kaya, di ba, discussion natin, I think, last September 18. Ngayon, ang buhay natin dito sa mundo, ito, desierto natin to. So, that means, hindi natin pwedeng mahalin ang ating desierto. Wala tayong makukuha sa mundong ito na makakatulong sa atin sa pag-journey natin sa Promised Land. So, anong nakatulong sa mga Israelito? Una, binigay sa kanila ang law. Sa desert, binigay yung law. Para matuto silang mag-obey. Right? Ngayon, isang henerasyon ang bumagsak sa desierto, hindi sila nakapasok dahil sa disobedience or unbelief. Right? So, okay. Because we're in the desert, may goal tayo. And that is the third D. We have to learn to detest the desert. We have to learn to detest the world. This world is not our home. We are simply passing through. Right? At saka, yun ang mga verses na kinuha natin last time. So, kaya ko nire-review ito sa inyo because we want to go into the path to Christ-likeness. Hindi ko nagagamit yung holiness para hindi tayo malito. We want to be like Christ. Pero hindi mangyayari yun if we have not yet detested the world. We have not yet separated or divorced ourselves from the world. Pag marami pa rin bagay sa mundo na nakakaakit ng attention natin at na nawawalan tayo ng focus sa Diyos, hindi natin mapapasukan itong path of holiness. Pero ano sabi ng Hebrews 12:14? Without holiness, without Christ-likeness, no one will see the Lord. So ibig sabihin, requirement ito. Dahil nalubog na tayo, hindi pa tapos yun. Nalubog tayo, nahugasan lahat ng kasalanan natin. Ang problema ng buhay pa tayo, nagkakasala tayo uli. Right? So we have to maintain that purity by the process of confession and repentance na discuss na natin yun, Lord.
Kaya lang, mahihirapan tayo, paulit-ulit mangyayari yung ating confession and repentance dahil meron pa tayong attachment sa mundo. Right? Lahat ng, isipin mo, lahat ng problema natin ngayon, lalo sa mag-asawa, you know? Lahat ng pinag-aawayan nyo, ano? Mundo. Mga bagay sa mundo. Bahay, pag-ayos ng bahay, pag, you know, pag-lock lang ng kotse, oh, mundo lahat yun eh. Right? In fact, sabi ng mga unang Kristiyano is, pag ninakawang ka, eh okay lang. Hindi naman sa'yo yun eh. Right? Mas mabuting mag-suffer for Christ kaysa magalit ka, mawawala pa yung salvation mo. Okay? So, ganun ang konsepto ng New Testament. Na kaya hindi natin naintindihan na ganun kasi hindi natin alam kung paano naintindihan ng mga unang mga Kristiyano. Kasi sinulat ito sa kultura nila eh. Ngayon, iba na ang kultura natin. So, tapos ang Bible pa natin, translation. So, ang layo ng pagkaintindi natin madalas. Right? Explain ko yung bandang huli. So, explain ko na kayo ngayon. Yeah, may verse sa Bible, apat na beses sinabi ni Christ, what does it profit a man if he gain the whole world but lose his soul? Alam mo ang pagkakaintindi natin ngayon dyan? Yeah. Hindi baling, meron tayong makuhang konti sa mundo, wag lang natin kalimutan ng Diyos. Di ba? Madalas yun, maririnig yun eh. Pero hindi yan ang pagkaintindi ng mga unang Kristiyano, hindi rin yan ang tinuro nila. Ang tinuro nila, mutually exclusive yan. Either you gain the world or you gain your soul. Either you lose the world or you lose your soul. Hindi pwedeng pareho. Ano sabi ni James, right? If you are a friend of the world, you are an enemy of God. So hindi pwedeng pareho. You cannot serve God and mammon. Because you cannot serve two masters. You will love one and hate the other, right? So, ang daming verses na nagsasabi nun. So, apat na beses sinabi ni Christ, what does it profit you if you gain the whole world? Right? Because ang argument nun, exaggeration yun eh. Kunyari, ito gusto mo sa mundo? Ito mapapaligaya sa iyo sa mundo? Okay. Okay, ibigay ko sa iyo buong mundo. Baliwala yun kung you lose your soul. So yun ang konsepto nun. It's either mamili ka, mundo, o yung iyong eternal life. Right? Temporary life lang gusto mo o eternal? Hindi pwedeng pareho. Well, pwedeng pareho kasi pagka ang focus natin Diyos lang, nandito pa rin tayo sa mundo. But in that case, instead of being influenced by the world, we are bringing heaven to the world, right? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Nangyayari lang yun sa buhay natin. Pero hindi nangyayari sa mundo yun. Hindi basta-basta susunod ang mundo. Okay. So this one is a very important concept. So ang problema natin ngayon, guys, sabi ni Brother Ramon, ang hirap naman yan. Paano natin i-divorce yung sarili natin sa mundo? So nakita ko ito sa experience ni Saint Simeon. Meron siyang binigay na unang ilustrasyon. Sabi niya, ang holiness yan parang tumatawid ka sa hagdan, umakyat ka sa hagdan. Right? Meron mga initial steps yan. Hindi ka pwedeng nandun ka na sa taas. Magiging baliwala yung hagdan eh. Pag gusto mo, nandun ka na sa taas. And on the other hand, hindi mo ma-attain yung level ng taas kung hindi ka muna dadaan sa mga unang steps. So, parang ano to? Ito yung ating holiness ladder. Term ko na yon kasi parang yun ang sinasabi ni Saint Simeon. Ang holiness ladder actually is a ladder of attentiveness. Kasi ang pagka, if we want to preserve the salvation we already have, we have to be attentive to what is happening to our spiritual lives. Hindi tayo pwedeng pabaya. Kaya pala, itong ginagawa nila. Ito sa experience nila ang isa-share ko ngayon. So there are four P's doon sa ladder ni Saint Simeon. The first P is about passions. You have to guard your passions, right? Bakit ganito ang unang sinabi niya? Kasi nasa mundo ka pa, di ba? Ang mundo ngayon ang nag-i-stimulate ng passions mo. Yung mga hilig mo, yung mga gusto mo, yung mga preoccupation mo. Yung mundo yung nag-i-stimulate nun. Ang sabi niya, kailangan
guwardiyahan mo yan. Kasi pwede kang makapture niyan. Ano, hindi ba nung, yung lesson natin dun sa idolatry, may mga bagay sa mundo na actually may spirito behind those. Inaakit ka lang yan parati. So to the point na ang goal ng espirito is to make you his slave. Kaya tayo nagiging slaves of work, slaves of a hobby, you know, slaves of video games, slaves of TV, slaves of Facebook, slaves of YouTube. May espirito dyan eh. Gusto nilang kunin lahat ng attention mo. Lahat ng attention inaagaw nila sa Diyos. So ang sabi ni Saint Simeon, ang una nating gagawin, guwardyahin ang ating puso, ang ating passions. Kasi doon galing yun. Meron akong verses na prepare para dyan. But, okay. Tagalan ako konti. Yeah. Proverbs 4:22 from the Greek translation of the Old Testament. Yeah. Keep your heart with all watchfulness, for from these are the issues of life. Okay, sa puso nang gagaling yung mga issue, mga passion natin, di ba? Kaya sabi niya, guard your heart, keep your heart ang ginawa niya. Pero watchfulness, so that means you're attentive, right? So guarding and attentiveness, medyo yun ang lesson dito sa ating path to Christ-likeness. Bali, ang goal natin is how do we separate, how do we divorce from the world, right? So step by step ito. Proverbs 22:5. Hindi lang isang verse yan eh. Sige. Thorns and snares are in the way of the crooked. Whoever guards his soul will keep far from them. Yep. So makikita mo, maraming temptation. Yun yung thorns and snares. Maraming concerns, worries. Mm. Right? Pero that's why you have to guard your soul to be able to guard yourself from all these things. Psalm 119 verse 9. How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. Okay, you not only guard your heart, but you need to know the word of God, how it supports your efforts and your faith to guard your heart. Okay? ano pang meron ako rito? Yeah. Ito galing sa full armor of God. If you will notice, the full armor of God starts with the belt of belt of truth. Ang belt, di ba, ang sinturon, yung mga sundalo noon sa gera, maski naman ngayon, makikita mo, para saan ang sinturon? Hindi naman para hawakan yung pantalon. May narinig akong nag-explain nung para hawakan yung pantalon. Hindi. Kahit wala silang pantalon, lalaban sila eh. Pero yung belt, yun ang lalagyan ng espada, ng bala, ng baril, di ba? Lahat. So doon nakahang lahat ng mga ibang mga weapon, mga armas mo. Right? So you need to have the belt of truth. That truth is the word of God. Doon nakahang lahat ang ating mga armas laban sa mga espiritu at demonyo. Mm-hmm. And then the breastplate of righteousness ang sumunod. Yung breastplate, ang use ng breastplate is padalas, 'di ba, yung mga pana tinitira nila, ang pinakamalaking target yung katawan eh. So yung breastplate ang nagagard nun para hindi para dadaplis lang yung mga pana. Ngayon, bakit righteousness? Kasi ang sabi ni Paul, kailangan muna wala kang kalaban sa loob mo. Kaya righteous ka eh. Di ba? Righteous ka sa loob mo. Ang kalaban mo, loob mo eh. Pag righteousness ang topic. Hindi yung mga nasa labas. Right? So kailangan maganda muna yung loob mo. So yun ang goal ngayon natin na hinihiling natin turuan tayo ni Saint Simeon. Okay? Okay. So let's see. So remember, our goal is separation from the world. Huwag rin natin kalimutan yung 3Ds. Na? Kuminsan nalilimutan natin na we have renounced ourselves. We have died to sin. Eh bakit pa tayo naaakit? Right? Kaya ipaalala rin natin sa ating sarili. And then Hebrews 12:1. Ako, nagawa ko ba yun? Hindi pa pala ako handa. Sorry. Hebrews 12:1. Okay, dito ko nalang kukunin. Okay. Hebrews 12:1. Okay. Ito sabi ni Paul, no?
Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, ito yung mga people of faith sa chapter 11, let us lay aside every weight and sin which clings closely, and let us run with endurance the race that is set before us. We are running a race. So hindi pwede may bagahe tayo. Kung hindi, you know, hindi natin matatapos yung race, mapapagod tayo. Anong bagahe yun? Ay yun ang mga kasalanan na nagkikling sa atin. You know, ayaw natin bitiwan. Or mga bagay-bagay na nagpapabigat ng ating journey. Right? Mm-hmm. Maaring hindi sila kasalanan, pero mga bagahe, mga hilig natin siguro sa mundo ito eh. Na hindi kailangan para sa ating journey or ating race. Okay? Okay, ano pang gusto ko sabihin dito? Okay. Ang lesson dito, bago natin iwanan itong unang P, is pag mas nahihirapan tayo, the more the agony or suffering in our Christian life, the more it tells us that we are stuck. We are stuck in this stage. Hindi natin binabantayan yung mga passions natin. Kaya hindi tayo nang pumuprogreso. Kaya yung suffering natin saan galing? Galing sa mundo eh. Eh ayaw natin bitiwan. Gusto pakita ng Diyos na, okay, ayaw mo bitiwan. Sige, pahirapan kita muna. Pahirapan kita. Right? So kung nangyayari pa rin yung hirap, eh ayaw mo bitiwan eh. Right? Yun ang lesson doon. Okay? Now, all of these things, itong pahirap ng Diyos, eh hindi dahil parusahan tayo. Because anong natutunan natin sa repentance? God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. So ang suffering natin is supposed to lead us to repentance. Sabi mo, ah, Lord, suko na ako. Si Lord, gusto ko na magbago, Lord. Kung may kasalanan man ako, patawarin mo na ako para makakapagbago akong buhay. Yun lang ang gusto marinig ng Diyos eh, para mawala na tayo dun sa suffering. Pero nasa mundo pa rin tayo. Mamaya, ibang suffering na naman ibibigay sa'yo. Only for the Lord to show you kung ano mga kailangan mong bibitiwan dito sa mundo. Okay? So, yan ang unang step, passions. Normally, passions ang source ng stress, headaches, di ba? Away, mga passions yan. Pangalawang P is ang tinatawag na samodi. Narinig ko yung message ni Pastor Sunny, I think 2 Fridays ago, inintroduce na itong concept. Samodi is the art of singing hymns and songs, spiritual songs. And nasa Colossians 3:16 ito. So basahin natin. Maganda itong mga verses na to. Okay. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching, admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Okay. Isa pa. Be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. Okay. Ganda. Ewan ko kung napapansin ninyo sa sarili nyo nung kinakanta ni Sister Karim yung My Love Will See You Through at saka yung Goodness of God. Hindi ba yung utak ninyo, kahit may ginagawa kayo, biglang nafo-focus sa Diyos eh. Di ba? Dinodraw ka niya sa Diyos eh. Samodi makes your heart and spirit gravitate towards intimacy with God. Yun ang ginagawa nun. So, yung kombinasyon ngayon nila, tingnan natin yung kombinasyon nila ha. Passions, samodi. Yung passions, ang ginagwardyahan niya, yung mga kalaban mo sa loob. Ang samodi, ang ginagwardyahan niya, yung mga kalaban mo sa labas. Kasi tingnan mo ka, may ginagawa ka, pero pag narinig mo yung kanta, biglang focus mo sa Diyos. So the more you sing with psalms, hymns, and spirit, maging habit sa buhay mo yan, ang tinitira mo ngayon yung mga distractions sa mundo, yung mga espiritu na gustong maglito sa iyo. Kasi napipilit na mag-focus at maging intimate ka sa Diyos dahil sa iyo. Di ba pag ito karamihan sa inyo, pag worship time o pag Linggo, late kayo sa praise and worship. Nako, ang laki nang nami-miss nyo dyan. Kasi kung hindi nyo ma-miss ang praise and worship at dinadasal nyo yung mga kantang yon, talagang ano eh, parang minamagnet tayo sa trono ng Diyos. And that is what we need. That is what we need in this journey, in this desert journey that we have. And that is what we need
to separate from the world. Isipin mo, step by step ito. Unang-una, gagwardyahin mo yung nasa loob, passions. Second P, samudhi. At ano, tawag doon, ihahawi mo yung mga galing sa labas. Kasi ang attention mo nasa Panginoon. Next. Okay? So, let's see. The third one. The third one is prayer or persevere in prayer. So, tatlong P na yan. No? Ngayon, anong lesson natin ito, mga months ago ito eh. May lesson tayo sa prayer, di ba? Ang talagang siguradong papakinggan ng Diyos na prayer are spiritual prayers. Right? We can pray for money, we can pray for a new car, a new house, we can pray for things in the world. Pero walang guarantee isasagot ng Diyos yan eh. Walang guarantee yan. Pero if you pray for your spiritual condition, natulungan ka ng Diyos sa paglaban, sa kalaban, sa spiritual na kalaban, na tulungan ka mag-grow, na patawarin ka, na linisan ka, guaranteed dyan, 100%. May guarantee ang Diyos dyan. Spiritual prayer yan eh. Di ba diniscuss natin yun? Ask, seek, and knock, Matthew 7:7. Ask and it shall be given you. Seek and you will find. Knock and it shall be opened unto you. Kaya lang, sabi, ang karugtong pala nun is, meron bang mga tatay sa inyo, pag hihingi ng tinapay yung anak mo, bibigyan mo ng bato? O hihingi ng ahas? Hihingi ng isda, bibigyan mo ng ahas? Okay, ano ibig sabihin ni Christ dun? Eh, ang problema natin, kaya hindi natin nakukuha gusto natin, ang hinihingi natin, bato. Ang hinihingi natin, ahas. Eh, ang gusto ninyo sibigay, tinapay at isda. Right? Eh, ano yung ahas? Ano yung bato? Bagay sa mga bagay sa mundo. Ang bread at saka ang isda, mga bagay yan ng spirit. Diba? Bread of life. Give us this day the bread that we need. Actually, yun talaga ang translation yun. Hindi daily bread. Give us this day the bread that we need. So, spiritual yun. Hindi yun talaga physical. Okay. Nasaan ako? Okay, so, ang prayers dapat spiritual. Kung hindi makuha ang Lord sa ask, then you seek. That means, gusto ng Lord, magkaroon ka ng effort, magtanong, bakit kaya hindi binigay sa akin nung tinanong ko? Ahanap ako ngayon ng rason, bakit? Persistent okay. Prayer. So, hindi mo nakita. Okay? Nakita mo na. Impossible. Seek and you will find it. Di makikita mo. Right? Nakita mo na hindi pa sinagot yung prayer mo. Nak! Talagang agresibo na. Lord, kailangan ko talaga ito. You know? Hiningi ko na ito sa inyo. Naghanap na ako kung bakit di mo sinasagot. Nakita ko na yung sagot. Ibigay na niyo sa akin. Nak! Agresibo na yun. But these are all spiritual prayers. Right? Bakit ko sigurado yun? Kasi sabi ng Lord, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these worldly things will be added to you. Ano yung worldly things? Bago niya sinabi yung verse na yon, do not ask the Lord for food or clothing or shelter because only the pagans ask that. Your Father already knows. Mm-hmm. So if you use that in context, makikita mo, mali na naman yung translation ng Matthew 6:33. Dapat yun eh, seek only the kingdom of God and His righteousness. Then all these things will be added to you. Yun talagang translation nun. Kaya lang, you know, gusto nila, ito ang closest Greek. Kaya lang, siyempre, translation yun, yung original, iba ibig sabihin, dito sa English na nababasa natin. So, truthfully, kung titignan mo yung konteksto, which is the most important thing, a word has no value unless it is in context. Mm-hmm. Di ba? A word has no value unless it is in context. Kung word lang, maraming pwedeng ibig sabihin yon. Pero nilagyan mo sa isang context, isa lang ibig sabihin. No? Okay. And then, so at this point in time, the last one. Dodoblehin ng kalaban, dodoblehin ng demonyo yung laban niya. Lalo kanyang guguluhin. Mm-hmm. Lalo kanyang itetempt. Right? Kaya nga, you have to persevere in prayer. Anong suggested prayer dahil ginagawa ng early church is always a prayer of confession and repentance. The Jesus prayer, Lord, be merciful to me. I'm a sinner. Bumagsak na naman ako, Lord. But renew me to repentance, Lord. No? And anong natutunan natin, maaring
eh, hindi mo pwedeng sabihin, eh, naulit, bumagsak ko ulit. Pero hindi mo alam, that spirit is chipping away at your weakness hanggang mawala yon, unti-unti. So, kaya nga sinabi ng Lord, if your brother comes to you 7 times to ask your forgiveness, then you, okay, you not only 7 times, but 70 times 7. So, ganun din ang Lord sa atin. Oo nga, naulit natin, repent. Pero kung taimtim tayong bumabalik sa kanya, Lord, you know, hindi ko sinasadya. Talagang mahina. Mahina pa ako. Pero baguhin mo, Lord, ako. So every time, ganun ang prayer natin. Bakit? Because there is no transformation when there is no repentance. Logical yun. The Holy Spirit's work is to transform us. Pero kung hindi ka magre-repent, sabi na, ah, ayaw niya magbago eh. Right? That's why we have to repent every time. Para babaguhin tayo ng Holy Spirit. That's how He works. Okay. Right? Okay, so this is the point na malakas ang mga evil spirits sa atin. And that's why this is the point also. Kasi hindi tayo basta-basta i-release ng Holy Spirit. Dahil Kristiyano tayo, release tayo hindi. Dahil Kristiyano nga tayo, kaya binibiktima tayo eh. Di ba na kwento ko na sa inyo, karamihan ng mga demon-possessed, eh hindi galing sa unbeliever, galing sa mga taga-simbahan. Kasi ginugulo sila, hindi sila nanalo. Nag-give up sila or may nangyari sa kanila. Okay? Marami akong verses dyan, pero hindi ano, as long as I think nakuha na ninyo yung gist ng sinasabi ko. So in this life, we can never be completely free from the attacks of the devil. And that is the reason why we have to stick to that goal of separation from the world. And these are the steps, you know, guard your heart first, guard your passions, and then sing hymns, so that you can drive away those external distractions, internal distractions muna, and then external distractions, and then prayer, because prayer puts more power to the hymns that you sing. And then, of course, ang final step is, ang sabi ni Saint Simeon, that is the point of perfection, where we have finally become mature. Now, and then even the demons have a hard time penetrating that, because we are at a point of attentiveness na alam natin kaagad pag tinitira tayo ng demonyo at kaya natin sanggayin. Kasi pagka hindi tayo mabot sa point na yun, tinitira tayo ng demonyo, hindi pa natin alam. Sabihin nyo, hindi nangyari yun? Maghanap kayo na lang, kahit anong simbahan yan, may dalawang Kristiyano, mag-start magsagutan. Mamaya mag-aaway na. Mamaya, kailangan. Ikaw mali. Makikita mo, nandun na yung demonyo, hindi pa nila alam. Bakit? Malayo kasi sila sa perfection. Right? At ang problema nun, may chance na mawala ang kanilang salvation. Remember, in the desert, pinarusahan kaagad ng Diyos ang mga nag-disobey sa Kanya. Right? Doon pa ulit-ulit na disobey, talaga hindi na pinapasok sa promised land. Ang kagandahan ng New Testament, ang kaparusahan postponed. Kaya lang problema nun, akala natin di tayo pinaparusahan sa kasalanan natin. Man, paano pag judgment day? Postponed nga eh. So in the Old Testament, judgment is immediate para lang makita natin ang judgment ng Diyos. Pero in the New Testament, postponed. Kaya nga age of grace. Pero hindi ibig sabihin, papabayaan niya ang kasalanan mo. Hindi, postponed lang yung judgment mo. Pero pag nag-repent ka, nagbago ka, nag-confess ka, mawawala. Canceled yung judgment. Burado. Iyon ang kagandahan ng dugo ni Kristo. The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin and unrighteousness. Okay? So, makikita natin sa mga behavior natin kung gano'ng kalayo tayo. Mm-hmm. Madalas may nangyayari. Sa mag-asawa na lang eh. Yeah? Kung minsan, bibiruan. Mami, mag-aaway. Ito, hindi naman talaga nag-away si brother at saka sister Karim kahapon. Pero si Jeremiah, ang ganda-ganda lang kanyang motibo, i-remind si sister Karim at saka si brother, "Uy, anniversary ninyo, October 8th. Right? So, tapos, nagbiro si sister Karim. "Ay, ako, naalala ko yun. Ikaw, naalala mo ba si brother Ramon? Nagbibiro din siyempre si brother mo. Anong date yun?" May nagsasagutan na sila. Pero nakakatawa tignan, di ba? Kung minsan, pag nag-develop yun sa lang seryosong away, you know, dun mo makikita na
na, you know, hindi natin binabantayan sarili natin. And ina kinakalaban na pala tayo ng demonyo, hindi pa natin nakikita. Pero maganda naman kahapon. Eh, biruan talaga 'yon. Biruan talaga. Pero maganda nangyayari naman sa tunay na buhay yung opposite. Okay, start sa biruan, mamaya nag-aaway na. Maski sa mga magkabarkada, 'di ba? Minsan nag-alas ka, susunto ka na, right? Eh, ang problema nito pag nangyari sa mga Kristiyano, pag nangyari sa simbahan, eh anong klaseng tao tayo? You know, pwede mo ba sabihin believer ka kung ganun ang behavior mo? How can you say you're a son of God if you behave like the devil? Sabi ni Christ, if you behave like the devil, you're a son of Satan. Walang ifs, but, Lord, hindi. That's a direct declaration of Christ in John chapter 8. So, wala tayong excuse doon. Okay, so, finally, ito na yung ating kwan. How useful is this for spiritual warfare? Mabilis lang ito. Okay? Pag may spiritual warfare tayo, kailangan ng preparasyon. Ito parang yung armor of God eh. Ang preparasyon na yun is for us to curtail the passions para yung internal enemies ma-suppress. Right? And then, after preparing, we have to learn defense first. Di ba? Hindi ka pwedeng attack ng attack na hindi ka marunong mag-defend. Kasi pag may pana, paano? Di patay ka na kagad, di ka pa nag-attack. Right? So, the defense is for external enemies or external encumbrances. Yung mga encumbrances, mga load, mga bigat sa buhay mo. And paano mo mako-conquer yon? Samudhi and prayer. Right? Yun ang main defense natin sa spiritual warfare. And then of course, we have to learn offense. Remember na naman yung belt of truth? Doon nakasabit yung sword of the spirit, which is the word of God. May mga verses tayo dyan, sa Hebrews and everything, pero hindi ko na babasahin kasi karamihan sa inyo alam na ninyo to. And then finally, you have perfection. You have victory because you have perfection. Ito yung point na bumubulong pa lang yung demonyo, pipitikin mo na siya. You know? Because naabot mo yung point na masyado kang sensitive sa Diyos at sensitive sa Holy Spirit. Na konsensya mo pa lang, lumalaban na sa demonyo. Kasi nag-take over yung Holy Spirit sa konsensya mo. Kaya sabihin niya, the Holy Spirit spoke to me. Pag umabot ka sa level na yun, totoo yun. Yung konsensya mo, ang Holy Spirit ang ginagamit niya para sabihan ka. Okay, summary. Okay. Nako, ewan ko itong bahay na to. Okay, tapusin ko muna itong bubong na itong nasa baba. Ayan pala yung kinoconstruct mo kanina. Oo, yeah. Okay. Itong mga gift na ito. Akala ko architecture ng asawa ko. Sabi ko, magpapagawa ba tayo ng bahay? Sabi ko, kasi ginagawa niya yun. Pero ito yung, sorry. Ito yung spiritual house na binibuild natin towards holiness. Pag gagawa ka ng bahay, hindi mo unahin yung bubong. Correct? So may mga tao na sabi, I can mature by faith. Or I'm filled with the Holy Spirit by faith. Hindi nangyayari yun pag tumalun sila. Ito muna, pundasyon muna. Gagawa ka ng pundasyon ng bahay. Ano yung foundation na yun? Yun yung curtailing the passions. Yung gagwardyahin mo yung puso mo. Nakikita mo kung anong lumalabas doon ng mga kasalanan na galing sa passions mo. Galing sa loob. Diba? Sabi ni Lord, from the heart comes all these sins, murder and stealing and everything. So gagwardyahin mo yun. Kasi pipigilin mo yun. Of course, with the power of the Spirit. Hindi human effort. may prayer pa rin yun kasabay. Tapos, pagkatapos nun, syempre, you have to build the walls of the house. Diba? Ngayon, ano yung walls ng house na yun? The walls of the house now are those that are built by samudhi and prayer. Kasi ito ngayon, nagkakaroon ka na ng sangga sa side para sa galing sa mga external encounters or distractions. At saka mo lang gagawin yung bubong. Diba? Pag may bubong ka na, enclose na yung bahay mo.
you are now guarded against any forces from outside, from the side, from the bottom, from the top, right? And that's how the spirits of the world attack us. Ano sabi ni Paul? We do not wrestle against flesh and blood, but against rulers in the high places, right? So that's the point ngayon. And in a practical sense, you are separated from the world when you are very attentive, right? Alam mo kaagad pag tinitira ka na at sasanggain. Amen. Okay. So the kaya tayo natatamaan, natatalo tayo spiritual warfare is two reasons. One is hindi natin alam pumapasok na pala yung demonyo. Number two, talagang pinapapasok natin dahil hindi pa tayo, ayaw pa natin iwanan ang mundo. Okay. Meron ba akong susunod? Wala na yata. I think that's the last. Okay. There you go. Holiness judgment. All right. Mahirap pa rin, pero walang iba, walang ibang paraan ang Biblia. Mahirap pa rin. Sinulat ang Biblia dahil tao tayo. So, tailor-made 'yun sa pagkatao natin. So, still ganun pa rin ano? Kahit saan mo gawin, mahirap eh. So, natitigilan tuloy ako. Salmodi. So, kinakailangan ko, pundasyon pa lang ako. I know, di ba? Pundasyon pa lang ako. Isipin pero mo. Pero, inaano ko na yung Salmodi, yeah. Pero, step one, nabanggit mo kanina, yung baptism. Ah, yung sa bago tayo pumasok sa holiness. Oh. Yeah. So, bago tayo pumasok sa holiness, kailangan ayusin muna natin yung renouncing the self and dying to sin. So, iba pa yung baptism in the Spirit and fire. Yeah, pero magkaiba 'yon, pero nangyayari 'yon sa tunay na baptism by water by faith. Ano yung baptism in fire? Yun yung baptism. Sabi ni John the Baptist, baptized not with water but with the Holy Spirit and fire. So, bale, Holy Spirit yun. Yung fire ng Holy Spirit. Oh, okay. Kasi, di ba, nung Pentecost, fiery tongues nga yung speaking in tongues ng mga disciples. Oo, nagkaroon sila ng, nag-iba-iba sila ng mga salita. That time. Magandang simbolo yung fire because fire burns anything in its path. So it's meant to represent the Holy Spirit burning sin and the things of the world away from your life. So aside from the water baptism, kailangan din ba yung spirit and fire? Kailangan pa bang another? Kailangan but not another. Alam ko mga kapatid natin sa mga Pentecostal, akala nila may pangalawang baptism. Oh. Pero wala sa Bible yun eh. So it's only... Lahat ng Book of Acts, pagka-baptize sa water, speaking in tongues sila, di ba? Oh. So sabay yun, tingnan mo modelo ni Christ. Pagkaahon ni Christ sa tubig, dumating Holy Spirit. Sabay yun eh. John 3:5, unless you are born of water and the Spirit. Hindi niya sinabi, unless you are born of water, you cannot enter. Oh, and by the way, and also, you have to be born of the Spirit. Walang ganun eh. Water and the Spirit, magkasabay na yun. Okay. Tapos, in-illustrate niya mismo sa kanyang baptism. In-illustrate ng disciples sa Book of Acts. So, bakit tayo magde-develop ng ibang theology kung alam natin na mali? Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. So, Psalmody is a singing... Hymns and songs. Hymns and and spiritual songs. So sorry. Pag may bumabangga sa'yo, kantahan mo na lang. my love will see you too. Pag may maano sa'yo, umaaway. Oh, rejoice! Pero tingnan mo, totoo nga talaga. Obserbahan natin, kapag kumakanta ka ng spiritual songs, ang tingnan mo ang tao, tatahimik. Parang nag-iisip siya, di ba? Para bang... Nare-rebuke siya. Mm-hmm. Pero kumanta ka ng mga love song diyan, ng mga para bang kikiligin ka lang diyan pero wala, after that walang impact. Pero in my experience, ewan ko sa iba, every time na nakakarinig ako ng mga spiritual or mga gospel songs,
matatahimik ka, and then your imagination is thinking about heavenly things. Yes. Pero kapag kumanta ka ng love song o nakarinig ka ng love song, hanggang doon lang, kilig, tapos, wala na, tapos na. Marabang sweet, short lang siya. Unless, yung love song, gaya nung My Love Will See You Through, nire-relate mo sa iyong faith. Mm-hmm. So, ganun din. Kaya, you know, it's the same thing. In fact, yung mga unang mga hymns, yung mga hymns na kinakanta natin, mm-hmm. alam niyo kung saan galing yung mga tono. Nagbabasa rin ako ng history ng hymns eh. Mm-hmm. Galing yung mga tono sa mga bar. Okay. Kasi yung mga kanta ng mga lasinggero. Kasi kasi nung panahon nung bago nagkaroon ng hymns, ang marinig mo Gregorian chanting. You know, glory be to God. Yung Gregorian chant. Uh-huh. Eh siguro hindi interesado yung tao eh. So sabi ni Charles Wesley, kapatid ni John Wesley, kawang natay ng mga hymns. Anong tono nito? Mamaya, meron kaibigan na pumasok na galing sa pub. Kinakanta niya ngayon. Sabi, maganda melody yun ah. Lalagyan natin ng words. Kaya karami yun ang mga old hymns. Galing sa bar lahat yun. si Martin Luther. Almighty fortress is our God. Ang galing yung words. Mga kanta ng lasing yun. Di ba? Oh. So, yan ang ginawa nila. Yan ang ginawa nila. Alam na ng tao kantahin eh. Ang hinihit nila yung mga ordinaryong tao. Ayaw nila yung mga mayayaman at ano kasi aloof eh. Pero yung mga ordinaryong tao, responsive. Kaya lang, pagkakanta, gusto nila yung alam na kagad yung tono, hindi na ituturo. Kaya, ginapit nila yung mga bar song. Yun ang ginakanta natin ngayon. Hindi natin alam. In fact, bawal. May mga churches, bawal uminom, bawal pumasok sa pub. Hindi nila alam yung hymns na kinakanta nila galing doon. may question dito si Lala. Ano ba yan? Sabi niya, question. So, whenever we sin, we are giving the enemy to attack in spiritual. Attack us spiritually. Kapag hindi tayo nakasuot ng armor of God, talunan na tayo. Paano po yung mga bagong believers, they do not know how to do spiritual warfare? Eh, kasi bago pa lang eh. Bago pa lang. Oo. Kaya nga, di ba ang law, balik tayo sa Exodus, alam mo yung Exodus, ang dami ma-explain yan eh. Mm. Ang law na Mount Sinai, binigay sa Israel after mabaptize sila sa Red Sea. So, bago ka mabaptize, ang kailangan mo malaman, may magdi-deliver sa iyo mula sa kamatayan o mula sa pagkaalipin. Mm. Yun lang kailangan mo malaman. Si Kristo ba yun? Gusto ko sumunod. Right? Hindi ka pa Kristiyano nun. Kailangan mabaptize ka muna, Kristiyano ka. Wala ka pang alam sa Bible. Pero pagkatapos ng baptism mo, kasusundin mo sa Exodus, doon binigay yung law, para ngayon matuto kang sumunod. Mm. Diba? Mm. And then, doon ka rin matututo itong path to holiness and spiritual warfare. Kasi bago nila nakuha yung law sa Mount Sinai, inattack sila ng Amalekites. Di ba? Yung, di ba, yung tinaas ni Moses yung kanyang baston, nananalo sila. Pag mababa, talo sila, di ba? Yeah. Ang Amalekites, pag ni-research mo yan, it's a tribe of giants. Mm. Mga anak yan ng Nephilim. Kaya it is spiritual warfare, literally. Kasi yung mga giants, walang salvation sa kanila. Dinondem kaagad sila ng Diyos dahil anak sila ng fallen angels. Wala silang salvation. In fact, nakakalungkot. Dahil nasa Book of Enoch at saka nasa Book of Jubilees, mayroon dalawa na gusto mag-repent pero hindi tinanggap ng Diyos. Dahil anak sila ng fallen angels. So lahat ng fallen angels hindi pupunta sa heaven. Automatic na sila sa nasa Bible, sabi ni Peter, they are in chains of darkness. They are chained, right? In prisons of darkness. Imagine, no? Angel na sila, no? Andun na, tapos bigla na fall pa. Di ba yun ang pag-explain kaya si Adam and Eve ginawang tao? Kasi kung magkasala sila, wala rin kapatawaran dahil immortal sila eh. Mm. So ginawa silang mortal, para pwedeng patawarin. Ang bait naman ng Diyos. Kasi pag immortal ka at nagkasala ka, hindi na. Immortal yung kasalanan mo eh. Mm.
Pag mortal ka, kasalanan, nagkasala ka, temporary yun kasi mortal ka eh. So, pwede ka mag-repent. So, mas blessed tayo ngayon. Oh, mas blessed tayo. Mas blessed tayo ngayon. Tao. Hindi kagaya ng mga fallen angels, mga ano sila, one chance lang sila eh. Oo. Mm. Kasi wow. Hindi katulad ni Adan at Eva, katulad natin, mga mortal tayong tao, samantala yung mga angels, sila yung mga banal sila eh. So, okay. Pagka nagkasala sila, boom, that's it. Final. Pupuksain ka agad eh. So, verdict na kagad sila na kahit anong gawin nila, walang repentance, automatic, sentensyado na kagad sila. So, we are blessed pala, no? Sa mga, siguro mga bago na hindi nila naintindihan itong pinag-uusapan natin, meron tayong mga episodes dyan. Diba? Pupunta lang kayo sa YouTube para replay. Mm-hmm. Meron bang mga movies na... First and second fall of men. Meron ba tayong mga movies na may sasuggest mo na na maintindi o mapapanood ng ating mga viewer na para maintindihan nilang mabuti yung holiness and salvation. Okay. Ano? Kasi medyo complicated sa kung uunawain natin talagang napakahirap intindihin o kung iisipin mo na paano tayo magkakaroon ng salvation. Especially kung ikaw ay isang simpleng mamamayan lang. Ibig sabihin eh, simpleng mananampalataya ka lamang na hindi ganun ang iyong kaalaman sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano? So maybe by watching movies, it will ma-enhance yung kanilang kaalaman, madagdagan yung kanilang kaalaman na ganito pala yun. Magkakaroon na mas malinaw idea. Yeah. Pero sometimes yung mga Hollywood, nung pag nagpe-present sila ng movie, yes, yun nga, yung mga ano yung dagdag. Yes. Kaya alam din natin kung ano yung mga dinagdag. Yeah. Yun ang... Kaya lang, to answer that question is, I think yung Ten Commandments ni Charleston Heston? Yes, yung old... Maganda yun, may drama yun na wala sa Bible, pero hindi naman nila kinokontradict ang Bible. Yeah. So, may drama, may dagdag, pero... kung titignan mo, hindi naman contradiction. Sino ba yung artista na yung kalbo ba yan? Si Charleston Heston? Yung ba yung pinakalbo? Si ano yun? Si Yul Brynner. Si Yul Brynner. Yung Pero. Yung Pero, yeah. So, yun kasi, kailangan mong makita yung visual eh. Pero ang pay attention mo is yung Exodus, yung journey. Yeah. Kasi yung pinag-uusapan natin mula sa deliverance nila sa Egypt, at tawid sa promised land hanggang pag-abot sa promised land. Deserto. No? Mm-hmm. Para pag nag-uusap tayo rito, panood ko yun. Yung napapanood ninyo, yun, nasa Biblia yun. At saka nakaka-relate sila sa pinag-uusapan natin. Kasi normal, nangyayari kasi, nag-uusap tayo, sino yun? Mga binabanggit natin mga tao dito. Wala silang idea. That's right. Whereas kung siguro mayroong silang mga, alam mo naman kasi ang tao, pagka nagbabasa, medyo tamad eh. Pero pag nanonood yan, talagang tatapusin niya eh. Di ba? Nanonood ka ng movie eh. Kaya nga mas siguro, I suggest, siguro yung ating mga manonood, siguro subukan nilang panoodin yung movie. Kaya lang, ang problema sa mga movie, dahil interpretasyon ng mga director, iba-iba. So, merong tama, like yung Book of John, talagang biblical 'yon. Yung kasi sinusundan ko yung dialogue eh. Parehong-pareho yung dialogue ng sa Bible eh. And also yung Passion of Christ, medyo may binago si yung director nila doon. Anong pangalan noon? Si Mel Gibson. Mel Gibson. Oh, may binago siyang iba doon eh. So especially yung devil eh during the time na si Jesus ay kinocrucify, umiikot na si Satan doon eh. Wala namang binabanggit yung... Pero hindi niya kinocontradict ang scripture. So, doon ka safe. Hindi niya... Mahirap yung mga palabas na kinocontradict yung scripture. Medyo yun, questionable yun. So, alam natin na may dekorasyon yung Hollywood, may drama, as long as hindi niya i-contradict scripture. Yung Passion of Christ, nakafocus mainly yun doon sa suffering ni Christ para sa atin. Mm-hmm. Isipin mo na torture siya. You know, kaya sa Garden of Gethsemane, in agony si Christ. Not in fear. Yeah, hindi siya takot, pero siyempre, iniisip mo na yung torture na dadaanan mo eh. Mm. At alam naman niyang dadaanan niya. So, kaya lang,
nakita, magandang sinabi ng Hebrews 12, sabi niya, tiniis ng Panginoong Hesukristo yun kasi alam niya yung output, marami siyang kaluluwang makukuha sa langit. Mm-hmm. Dahil sa gagawin niya. For the joy, di ba? Mm-hmm. He died for the joy of this thing. Now, Hebrews 12. Hebrews 12. So we look to Jesus, the author and finisher of our faith, yung karugtong nun niya. Maraming niya tanong. So, pero grabe yung torture yun. Yeah. I think very, very accurate, very descriptive yung passion of Christ. Sabi niya, is fasting one of the disciplines of self-denial? Yes, yes. But ang fasting has to be done in the context, kailangan may supervision niya ng spiritual guidance. May spiritual guidance na nakaano. Mm-hmm. Hindi ka basta-basta magpa-fast kasi na, ang fasting nagiging diet kung wala kang spiritual counselor. Mm-hmm. Right? Ang preferably a spiritual counselor should be somebody who has gone through it, experienced it. Mm-hmm. Kasi mahirap eh. Mahirap yung gagawin mo lang dahil dapat gawin. Pero if yes, by definition, fasting is a means of disciplining yourself to be separate from the pleasures of the world. Mm-hmm. Kasi isipin mo, if forgo mo yung favorite foods mo and everything, you know. You know, kaminsan, papas ka sa... yun ang mahirap. Kaya mahirap mag-fasting sa bahay kasi pag nagluto na si Mrs. na amin mo... Wala na. Wala na. Yung fasting mo, nagiging speeding. At, ano yan? Temptation yun. Eh. So, kailangan talaga medyo re-retreat ka kung saan. Yeah. Ako nga, ayaw ko nang kumain ng kanin pero pag nagluto ng ulam ito, eh, siyempre, hindi ka naman... Konti lang naman. Hindi ka naman mapapakain nun, siyempre. Lalo na kung crab fried rice pa nilun. Ay, patay. Saka sinigang na spare ribs. Ay, ayun. Saka yung ginisang ampalaya ng Sunday. Luluto tayo. Nawala bigla. Yeah. Okay, last question ko. Ito yung prayer. Ano? Okay. So when okay. When we pray, we should not pray with our own desire pala. Kailangan pala. Mas papakinggan yung prayer natin. If... it's about yung paano tayo mag, about kingdom. Yung kingdom. Spiritual. Oh. Yeah, spiritual. So hindi pang sariling nais pala ang dapat nating ipinagdadasal, kundi yung paano tayo maliligtas, na how to avoid, we will ask the Holy Spirit to give us the guidance. Mas pinakikinggan pala yung ganun, ano? Yes. Uh-huh. Kasi ang sabi nga sa Bible, and all these things will be added unto you. Uh-huh. Kaya wag mo nang intindihin yung mga bagay na gusto mo. Basic. Ang intindihin mo muna yung kalangitan, at bahala ng Diyos siya na magdadagdag ng mga yon. Amen. Exactly. Diba? So dapat kasi yung, ang madalas nga sa atin ngayon is sickness, disease, it's a reality, di ba? Mm. Because we are mortal. Kaya lang, if you are truly a believer walking with Christ, hindi mo talaga priority ang healing. Eh. Mm. Ang priority mo is ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Anong And many times, pag nakita mo yung ginagawa niya sa buhay mo, biglang nai-heal ka na lang. Yeah. Mm-hmm. Isang rason kaya hindi ako nakapaghanda masyado, nag-text ako sa iyo kanina. Napuyat ako sa allergies. Talagang pinapantal ako the whole night. So, hindi ako makatulog. Mm. Eh, panakaw-nakaw ako ngayon umaga. Pero nung napapaalala ko sa Diyos, sabi ko, Lord, sige, kung gusto niyo ako mag-suffer ng ganito, alam niyo naman may ministry book mamaya, gusto ko lang malaman kung bakit. Mahala ka na. Pag hindi ako makatulog, and this is I think the third time, sabi ko, Lord, siguro gusto mo akong kausapin. Sige. So, dadasal na lang ako. Puyat na, pero sige. Yan ang gusto ng Diyos eh. Mm-hmm. Eh, nawawala din eh. Nakakalimutan mo. So, that means, hindi ko kailangan pagdasal. Nawala din. Mm-hmm. Diba? Yung allergy? Nawala. Mm-hmm. Pero alam ko ang cause nito. So, isang tinuturo ng Lord sa akin is mag-ingat din ako sa mga kinakain. Kombinasyon ng kinakain ko. Kasi simula nung nag-high blood pressure medicine ako, lumalabas to eh. So, reaction ko dun sa medicine to. Kaya lang, may mga supplement ako na pag nakasabay yun, talagang pinapantal ako na parang kinagat ako ng maraming bubuyog.
Oh, so okay. Balik na tayo. So, you know, God teaches you in little ways. And He's basically teaching me, oh, you also take care of your body. But you cannot idolize your body. You know, yeah. you continue to focus on your spirit. Okay. So, yun, meron kang ipapaliwanag tungkol sa games. Oh, sa games, yes. Inisip kasi namin ni Oy, mahirap gumawa ng 8 to even 10 questions kung every week natin gagawin to. Okay. So, sabi namin, once a month kaya. Yeah. Para kasi, di ba, pagka, let's say, 12 questions kung gusto mo, eh, yung mga magagaling talaga sumagot, exempted na sila sa ibang questions, so may chance na talaga yung mga iba. Di ba? Yun yung compilation kasi kung every week, eh, siyempre yung mga mahusay na sila parating mananalo. Yeah. Oo. So, gagawin natin gano'n para mas maraming questions at mas maraming magiging involved. At saka para may review sila, the whole. Pero it would be the whole month. The whole month. So, yeah. Next week, ang may questions na next week. Ang base ng questions is simula dun sa yung holiness, the goal of salvation. Ayan. So, meron tayo, holiness, the goal of salvation, Exodus, the parable of salvation, tapos ano yun, holiness. Yung last week ba yun, holiness, fullness of Christ. Ayan. At saka so, ngayon. So monthly so, quiz na ngayon, monthly quiz. Monthly quiz, experiment muna. Okay. Pag maganda response, siguro twice a month. Conditional love and unconditional love. Okay, pakiulit daw yung mga topic na simula no September 18. Pupunta lang kayo sa YouTube, makikita naman ninyo ron eh. Simula sa topic na sinabi ko, holiness, yes. The goal of salvation. The reason na gusto kong yun ang umpisahan, kasi napaka-importante nito subject ng holiness. Oh, yes, yes. Aminin ko sa inyo, yung sinasabi ng Biblia, hindi ko pa rin naabot yun. Mm. Pero gaya na sabi ni Paul, I press on. Towards the mark of the high calling of Christ. Huwag tayong mag-give up kahit di natin naabot. Handa, kasi there will be a reward. May point pa rin ako, nahuhuli ko sarili ko na naku, nandun na yung demonyo, hindi ko pa rin na-sense. Pero gusto ko umabot sa point na bumubulong pa lang demonyo. Hindi kasi minsan, naturuan na tayo. Kunyari, lying, naturuan ka na. So automatic na sa'yo, iniiwan ka na niya, doon naman siya magbibisi sa ibang tao na ititrain niya. Maghahanap na naman siya ng ibang ititrain sa'yo. Kasi marunong ka na mag-lie eh. Automatic na sa'yo eh, kasi hindi ka nga aware. So yun ang mga bagay na ano natin dapat. Napanood niyo na ba yung movie ng The Pope's Exorcist? Ano yun eh. Kaya ako hindi pinapanood yun. Hindi dahil di ako naniniwala. Pero hindi ako mahilig sa fiction eh. Mm. Hindi ako mahilig sa fiction lalo na kung mga ganyan. In fact, sinubukan ko na yung mga horror movies no, tatawa lang ako. Hindi ako natatakot eh. Mm-mm. Natatawa lang ako sa costume and everything kasi hindi totoo eh. Mm-mm. Pero alam ko na meron talagang demonyo na pwede maging ganun. Right? Mm. Kaya lang yung... Pero pag hindi ka malakas and spiritual... You might be influenced then. And sa akin kasi yung pagkakaintindi ko sa movie na yon na even you are a yung mataas na ano na Kristiyano ka, tatablan ka pa rin ng ano ng kaaway, ng kalaban, kaya ka pa rin yang i-tuksuhin ano. Just like Jesus, no? Di ba? Na tatlong beses siyang tinempt ng demonyo pero hindi sila nanalo. Yeah. Tayo kasi bilang as a mortal, kayang-kaya niya tayo. Dahil alam ng kaaway yung ating weakness. Mm-hmm. Yun ang ginagamit ng kaaway, yung ating kahinaan. Maaring kahinaan natin sa flesh. Yeah. Mm-hmm. Alam niya. Alam niya ang history natin. Alam niya 6,000 years of practice, remember that. Yeah, imagine mo. Kaya, since the creation of the world. Yung ang armor of God, yun ang ating weapon. Pero minsan, kahit nakasuot ka na ng mga armored shield ka dyan, nakasword ka pa, pero yung faith mo, mahina. Kailang kompleto eh. Full armor of God. Wear the full armor of God, sabi ni Paul. Yeah. Yun ang pagkakaintindi ko sa pagkapanood ko ng movie na yun. I don't see about yung horror. Wala. Hindi ako na-apekto ng mga makakatatakutan dun eh.
I'm just analyzing how the devil works during the oh. ano the ano kung paano tinatalo o kinakalaban ng isang pare ano ng isang pope. Oh. Pero yung pope mismo ang na-exorcist dito. Siya ang mismo napasukan. So I'm interpreting the movie as kung mataas ka na isang naglilingkod ng church, kaya ka pa rin palang pasukin ng masamang espiritu kung mahina pa rin ang iyong faith. Yun. Pinanood ko yung ano, yung The Exorcist, yung original. Ay, parang remake ito eh. Kasi yun, true story yun eh, kay Peter Blatty. Yung sino na yung artista yun? Linda Blair. Linda Blair. Yan, totoo, true story yun. Napanood ko talaga yun. Ay, ako hindi ko dahil hindi makalaban ng pare yung demonyo sa asar niya, sinabi niya, ako ang pasukan mo. Di ba? Pumasok na yung demonyo sa kanya, tapos nagpakamatay siya. Na-deliver yung bata. Pero hindi naman ganun dapat ang exorcism. Hindi mo share sa kanila, panoorin yung ito. Yung sa Satan's, meron Satan's Church dito. Oh, yeah. Yeah. First Church of Satan. Sa Pasadena. Oo, meron. Basahin nyo yung history dun sa libro kung mag-asawa sila na ano sila, demonic. May post akong ganun, ha? Sa tapos yung anak nila na ano, spiritually demonized. Maganda yung na-possessed. Na-possessed. O kaya nagtayo sila ng church. Yeah. What? Oh, my. Oh, meron satanic ano church. May satanic church. Bigay mo yung brief. Ibibigay ko yung link siguro sa YouTube. Brief, yung YouTube na ng palabas na to. Brief review lang. Yung satanic na yon, pero namatay na rin siya sa awa ng Diyos. Pero ang nagpapatuloy ngayon, yung wife niya. Oh my God. Yeah. Yun, na, yun siya na ngayon naging high priest. Andi dyan siya. Nakakaano sila, nakakapasok. Nakakapasok sila sa katawan ng tao. Yun ang mahirap ngayon sa dito sa Amerika kasi yung yung freedom of religion, ano? Kahit na demonyo, they allow legal ano? Yung ang sa Pilipinas nga, di meron ba? Meron din daw yan sa Pilipinas. Sa Pilipinas may nagki-claim na siya daw si Jesus eh. Si Señor Aguila. Ayun, nakulong siya. Alam mo, mismo anak nila, inano nila, hinipnotize nila at ginamit nila. Ginagamit nila yung ginagamit nila yung mga anak nila. Para lumabas sa... Hanggang yung anak nila nakatakas kasi pumunta sa isang pastor. Christian church. Wow. Hanggang in-adopt siya. Pero hinanap siya nung tatay, pumunta siya dun sa katawan ng anak niya. Hanggang yung pastor... Kinetic niya yung pastor at saka sinakal niya yung wife ng pastor. Maganda, basahin ninyo. Pero yung anak niya, successful. Ngayon may asawa na. Hindi siya ano... Ano to? Documentary. Testimony. Nalimutan ko na. Pero bibigay ko yung link sa YouTube. Hindi ito libro. Wala kayong babasahin. Sinabi niya, babasahin. Hindi. Ay, hindi pala. Papanoorin. It's a real thing. Okay. Tara na. Sige. Okay. Wala nang mga question? Wala na. So, next week na, kailan ba tayo mag-umbisa niya ang ating Q&A again? Next week kasi compilation September. Compilation ng mula September 18 yata yung ano, Holiness, the Goal of Salvation. Yeah, September 18. Okay. Okay. So maganda pa ang mga chance sa mga bago dahil i-review niyo 'yon. Nagkaroon na tayo ng quizzes doon at may mga rewards na. So mas madali hopefully next week. Makaka-review. Okay, paalam na tayo at magdasal na tayo at masyado na tayong Napahaba. Overtime na pala tayo. Overtime. Pero kung sa tutuusin, mas marami pa dapat tayo mapag-aralan. Mm-hmm. Okay, let's pray. Oh Lord, we acknowledge your eternal power, wisdom, goodness, and truth and render you our heartfelt thanks. Amen. For all the acts of kindness you have poured upon us, especially today. Yes, Lord. We praise you, O God. You are the giver of all good and perfect gifts. Blessed be your love for giving your Son to die for our sins, for the means of grace, and for the hope of glory. Make us every day more zealous and diligent to use every opportunity to build up our souls in your faith, love, and obedience. Mm-hmm. Praise to you, O God, the giver of all good and perfect gifts. Make yourself always present in our minds. Yes, Lord. And let your love fill and rule our souls in all those places, associations,
and activities to which you call us this day. O Father, grant that we together with all our brothers and sisters in Christ may share in a joyful resurrection through him who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. Thank you. Okay, thank you. All right. Maraming salamat uli sa inyo lahat. Salamat sa inyo lahat. Magandang gabi. Magandang, hindi, umaga. Ay, magandang umaga. Magandang, magandang gabi. Tanghali, tanghali na doon. Live zone. Yeah. Love and prayers, yeah. Toots, and... Oy! I Radio. Cross Culture, West Covina. God bless I Radio, and God bless you. Thank you so much, brother. Thank you. Say, oy, see you again next week. Love and prayers. All right, God bless. Bye-bye. Enjoy your week. Walk with the Lord. Amen. Bye, bye-bye. Bye. Ayan po ang Cross Culture West Covina. Maraming salamat sa inyong dalawa, Brother Tuts and Sister Oi. Talagang spiritual battle pa rin talaga ang ating tinutukoy dito. Ano, yung, to holiness, yung salvation natin. Yan ang lagi nating isipin, ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi yung mga isusuot natin bukas o yung maganda tayo sa paningin ng iba, or mas maganda ako sa iyo, mas maganda siya sa akin, ganun. Or mas magaganda ang mga gamit ko. Lahat ng ito ay masisira at mabubulok lang ito. Hindi magtatagal. Pero yung buhay na walang hanggan. Hindi tayo makita. Ay. Okay, sorry. Ayan. Ayan. Yan yung ating dapat inaasinta. Yung ating tinatarget parati. Yung makarating tayo sa kaharian ng Diyos. Kayo pa, iniisip nyo ba ang makarating sa kalangitan? Ano, ini-imagine nyo na ba? Nagkaroon na ba kayo ng mga dreams, visions na makapasok sa kaharian ng Diyos? Well, kung kayo ay merong mga ganyang visions o pangitain, I might say meron pa kayong dapat na idagdag sa inyong pananampalataya na para mapalakas pa yung faith na yan, ano. Meron pa kayong ituloy na dapat gawin para tayo makarating sa kaharian ng Diyos. Huwag po natin baliwalain yung pangako ng ating Panginoon tungkol sa kingdom, ano, sa kanyang kaharian. Dahil ito po ay buhay na walang hanggan. Itong buhay natin ngayon, kung ano may dinadanas natin dito, ay pansamantala. Pero sa buhay na walang hanggan, lahat tayo ay magiging masaya. At maraming salamat po. Thank you, Cross Culture, for giving us the teachings. Huh? Maganda yung mga turo ng mga ano, medyo maanghang, kumbaga spicy, solid food na mga tinuturo nila, pero chewable naman at na-absorb naman sa ating spiritual. Okay? Any announcement before we go? Wala naman. Wala na. Ayun sa Biggest Loser, nagpadala na ba kayo ng inyong mga video? Ala. Baka puro loser. Hindi na nakayanan. Parang spirit po natin yung ating faith niyan. Ganyan din tayo. Natatalo din tayo ng kaaway kapag hindi tayo nagpapatuloy sa ating pag-aaral. Tayo magpapaalam na at maraming salamat po. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Good night. And God bless and enjoy your lunch, guys. Again, ingat-ingat po tayo. At kung ano man yung ating mga dinadanas sa problema ngayon, andyan ang ating Panginoon na lagi nakasubaybay. Good night. Bye-bye. And your dreams just fall apart, and sometimes you feel that you can't go on. Be strong, hold on, for my love. Through the
just to reach out and I'll be around to understand. When you stumble blessed with our deep dive into God's Word today. May we continue to receive grace upon grace as we yield ourselves to God, sharing in the sufferings of Christ and experiencing the power of His resurrection, which transforms us daily to be more and more Christ-like to our neighbors and to the world. God bless iRadio LA and God bless you all. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.